let's go! Hello everyone and welcome to another episode of the vlog. Yun. So, bali, coffee ride tayo today. Time check tayo, guys. Let's do a time check muna bago tayo umalis. 5:53 ang usapan namin, 4:30. So, we got here Kuya Algen with this XRM at si Daddy na naka Keyway na barber. You know, tayo na. Parang yung mga sa Amerika, yung mga rider. And kay Janjan, with this beat. So, syempre ako, naka Aerox. Yeah. So, coffee ride lang po ito. At, grabe yung tunog na. And ang destination natin is Kapehingahan. Yung nagte-trending sa Facebook. At itatry natin. At itatry natin kung itatry natin kung masarap dun. So, we got the spear, Kuya Algen. Let's do this. At iba to sa ano eh, iba to sa mga ride ngayon eh. Kasi yung mga ride nung una, ano, akit-akit sa bundok, ganun. But this time, city riding to. Tagus-tagus lang sa mga syudad. So currently, nasa Kainta kami. At ang destination is Binangonan. Yun, grabe, takaw attention talaga yung kasama namin si Daddy. Ganda ng boy, kaya angas na dating eh. Macho talaga eh. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Oops! Tayo na. Akala ko naman checkpoint. Sa kanan pala kami. Wala tang hindi talaga nagbe-base! Gago! Putik na naman, putik. Wala talagang palya. Tuwing nagra-ride talaga kami, every time na aalis kami, naulan. Palagi. At dito na tayo sa Changge. Changge ni Manong Biday. Hindi tayo sa Taytay na yata ito eh. Ayan o, Taytay Market. Kung tawagin. Dito yung bilihan ng mga ano, mga murang damit. Sobrang affordable but yung quality nandun. Yun. Ano, suway kami dyan. Nagbebenta ako dati. Nagbebenta dati yung mga tropa ko nyan eh. Nakikishosyo kami. Boss, tabi-tabi naman po tayo. Hindi naman po siya pagmamayabang ng motor. Pero, kapag nasanggi kasi kayo, tulad nyan, kapag nasanggi kayo, pareho tayong yari. Pero, dehado kayo, wala kayong suot na gear. Gas-gas yan. Okay. Yun o, nakakapanibago to. Usually kapag mga gantong oras, nasa Marilake na kami. Tapos nakikipag, ano kami, nakikipag patigasan kami dun sa, hindi naman patigasan, iwas na iwas kami sa mga naglalaro dun. Kakatakot. So, sobrang sarap. Share ko lang. Tayo na iba talaga yung feeling. Yung excitement kapag nagmumotor ng ganitong oras. Lalo na kapag magra-ride. Hindi talaga mawala-wala sa akin. Pagpapunta, pero pagpauwi na, automatic na yun, pilot mode. Don't joke lang. Huwag kagayain, guys. Don't be like that. Kailangan aware tayo lagi. Alert! Yeah, sa pagmumotor. So, kung itry yun, mamaya. Saan tayo? Pa-XP lang po. The only thing that I don't like when riding sa city is that yung helmet mo, lalo na kapag clear, ano siya, dami talagang mga tawag dito, dumi na dadapo. Tapos since clear nga siya, sobrang kita mo agad. Nakakaano, nakakabiso. Gusto mong punasan ng punasan palagi to have clear vision.
sana all again. Uy, ano? Grabe. Grabe yung pagkakayapos ni Miss kay Mister niya. At ang ating tugon, sana all. Ito na pala yung mga kasama ko po, tara guys. Sunod pa ako nung sunod dun sa mga tao dun. Ito yung mga kasama ko pala, bumibira na. Bilib na bilib talaga ako sa mga nakabike. Yeah, boy! Turuhin mo, kaya hindi yung lakas ko nung bata pa ako eh. Yung mga dati malakas sa ano, fast break, ngayon breakfast na lang. Gago! Ito, mataas tong alo na to, ahon na to. Haba oh! Oh, tapos sila. Ano na agad sila, pagod na. Pagod na, uwi na po, uwi na. Mga pahinga muna. Ooh, after ng mataas na palusong, dito naman tayo sa pababa. Wow, look at that road. Saan lang tayo, alalay lang tayo sa ating gulong. This is what I like about Aerox. Hindi ka talaga niya bibitinin. So sa mga naka-Aerox dyan, ACP fam, be proud of your motorcycles. Taas ng hatak. Oh my god, oh my god. Pang motocross to ah. Iraulo. Kaya ayaw ako nagsispear eh. Para yung ID ko hindi maiiwan eh. Gago! Kaya ako eh. Ito talaga favorite kong ano eh. System engineer eh. Thank you Kuya Aljen! Bilis lang! Speed lang! Ito na agad! Wow! Ano na to? Ang ganda ng view na to. For sure, for sure. Pakinggit naman yung mga nakatira dito. Chill na chill. Wow! So, I think this is it. Ito na ba? Ah, ito na, ito na, ito na, ito na. Sabi ko na hindi niya na naman nakita eh. So, we are now here at Cafe Hingahan. At lipat na tayo ng camera guys. Bye. So, yun, dito na kami sa Cafe Hingahan. No? Ang ganda ng view. Tignan nyo. Yun. So, ganyan yung view. Overlooking. At mabilis lang yung biyahe. Accessible din. At yan no, so pasok tayo sa taas. See you there. Mali daw pala. CR lang daw pala to kay Aljen. Wow! Look at that view. So yung setup niya is dun yung parang counter niya. Tapos so open area lang to. Tapos mga woods. Tsaka wooden tables lang yung ano
setup niya. So open area talaga siya, then overlooking. So may ano, may barikada. So doon lang muna tayo, punta tayo doon. So hindi siya totally cemented. Ah, dito lang siya. Yun. Yun. So yun, cafe, hingahan. Order na tayo, order. And yun, no. So ganun nga yung setup niya. Ano lang siya, parang takas sa syudad ganun. Quick stress relief lang ganun kapag pagod na kayo sa usok sa baba, akit kayo dito, refreshing tsaka maaliwalas yung place. At yun lang, hanggang umaga lang para sa akin kasi open area siya eh. So tirik yung araw, tinan nyo. Yan. So pasikat na yung araw, and pag nag-noon siguro, before noon, masakit na to sa ano, masakit na sa balat. So yun, at ano naman siya, recommended. So yun nga, accessible kasi, tapos easy to go eh, lalo na kapag mga taga ano ka lang, kalapit bayan, like Pasig, Cainta, ganun, Taguig yan, sila Kuya Aljan nga, dumahi pa para lang dito. And yun, hintayin na lang natin yung order natin, and tignan natin kung masarap ba yung ano nila food. So see you later. Yun, so dito na yung order. Overdooking na, walang ano, yun lang. Sara? Iino. Solid din. Punta tayo mamaya doon. Ayun din naman, malapit sa may ano. Okay. Then, so yan, yun na yung order, guys. Ano naman tayo? Inom muna tayo. Okay, so sobrang init na. And tapos na rin kami mag-breakfast. Guys, nandun lang yun sa taas. Yan, so kung kita nyo. At ano siya, sobrang ganda ng ambience. And kung pupunta man kayo, siguro best time to go here is around 4 to 6 siguro, kasi sobrang tirik ng araw ng gantong oras. And kung hapon naman, siguro ganun din, 4 to 6 p.m. Sunrise or sunset yung best place, best time para pumunta dito sa ano na to, sa place na to. So yun, lipat na tayo sa kabilang camera dahil ano lang kami, magpipicture. So yun. Hi again. So time check 8:32. Ano na, init na, iba na yung init ng araw, nakasunog na. So kalas na tayo. Bababa na tayo. So again, wait lang. Bababa. Overlooking yung ano. See that? Sobrang ganda niyan pag sunrise. ano naman, usually buong araw naman, pero ang best time to see this kind of view talaga, it's either before sunrise or before sunset. Any time in between, init, grabe. Paggabi naman, masyado nang madilim, di mo na ma-appreciate. And so tama na, andaldal, pauwi na tayo. Visor down muna. Yun. Overall, enjoy naman siya. At yung view din, okay yung view. Worth it din yung pagpunta. And ang ano lang siguro, wala sila masyadong rice meal. And kung meron, mahirapan din kayo kumain kasi hindi lahat may tables. So parang scaffolding ba yung tawag dun? Basta ano lang siya, wooden, hindi chair yung tawag dun eh. Basta yun, na dun lang kayo pumuesto, and pwede kayong pumuesto dun sa may cliff na part. Sorry kung hindi ko napakita kasi sobrang dami ng tao and kailangan kong sumunod sa safety protocol. So social distancing muna. Ang maganda dyan, I mean dito sa Cafe Hingan, is that sobrang accessible ng place. Hindi mo na kailangan lumayo or umakyat ng bundok. Kasi siguro itong ano na to, itong place na to is high point of view inside the subdivision. So yun siya. That's it. Kung gusto mo ng ano lang, kape-kape, chillax, magandang tanawin, relax yung ambience, hindi ka mahihirapan sa biyahe, pa-uwi. Surely ganun naman eh.
papunta, exciting. Pagpauwi, autopilot na. Kanya-kanyang uwi na to. So kung malapit kayo sa lugar na to, sa Binuanan, like yeah, Antipolo, Pasig, yun nga kung saan kami galing, Kainta, Taguig, San Juan, pwede, pwede, di ba? Easy, tsaka hindi naman kayo mamamroblema masyado sa checkpoint as long as, yun nga, may dala pa rin kayong papeles, syempre. So, that's it. Tambay muna kayo saglit dahil uuwi na kami. Usually kapag ganito talaga, uwian na eh, mga 8 trick ng araw. Hindi na enjoy to sa ride. Dumi talaga, dumi ng city ng Pilipinas. Oh, dami ng siklisto. Idol, mga idol yan. Mga malalakas yan. Sina ate din. Ano na? Anong technique tawag? Pinagbabawal na technique tawag dyan. 2x8. Dalawang paa, size 8 na sapatos. Oh, ang dami pa rin pumupunta oh. Yun, pauwi na kami agad. Bilis lang. 8:33. Diba, wala pa 15 minutes. Andito na kami sa may Kainta. Bilis lang. That's it guys. Hanggang dito na lang siguro yung vlog. And kung umabot ka hanggang sa dulo na part na to, thank you so much for watching. Sana kahit pa paano ay naliwanagan kayo sa mga balak magpunta dyan sa kapehingahan. At sana nag-enjoy kayo kahit pa paano sa isang coffee slash breakfast ride na ito. Hanggang sa muli, thanks so much for watching. See you next vlog. And cut!